So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yan, isa na naman tong makeup tutorial na gagawin natin ngayon. So, yung mga mahilig mag-Facebook, tingin ko kilalang kilala nyo tong tao na gagayahin natin. Actually, hindi naman talaga gagayahin, parang i-recreate lang natin yung look ng isa sa mga favorite ngayon ng mga tao panoodin, lalong-lalo na yung mga mahilig humugot at yung mga nagmahal, iniwan at nasaktan. Yan, kung kilala nyo siya, siya si Dr.JiSunWoo ng ano pa ba siya? A World of a Married Couple. Yan. Kung alam nyo tong palabas na to, makaka-relate kayo dito sa ating makeup tutorial. So, i-recreate lang natin ang itsura ni Dr.JiSunWoo. Pakita ko yung picture niya. Ito siya. Yan. So, yun lang. Itatry ko lang. Okay. Disclaimer lang, hindi ko masasabing magiging kamukhang kamukha ko kasi malayong-malayo naman talaga yung itsura niya sa akin. Siya, fair skin. Ako talaga ay maitim. Hindi ko sasabi magiging kamukha-kamukha ko. Pero itatry ko yung kaya ko para maging kahawig man lang. So, i-create lang natin yung itsura niya para hindi na humaba pa ang usapan natin. Without further ado, let's go to the tutorial. So, naglagay na ako ng moisturizer sa mukha. So, gagamitin kong primer ay yung Showgirl Primer. Kailangan natin mag-primer. So, kung napanood nyo na yung A World of a Married Couple, chak na hinahangaan nyo si SinEun-woo dito sa palabas na to. Alam nyo bang sinerch ko pa tong palabas na to? Kasi ang dami-dami kong friends na humuhugot sa Facebook at ina-idolize yung character niya dito sa palabas na to. Kasi yung character niya dito talagang napaka-strong. Alam mo yun, yung parang hindi kayang tibagin. Yun ang character niya dito. Nasaktan siya pero kaya niyang mag-move on, kaya niyang i-handle yung situation. Although parang medyo, minsan parang may aning-aning itong babae na to. Pero yun na, matapang naman ko. So gagamit din ako ng blur stick ng Careline. So ito yung blur stick ng Careline kasi parang pangit talaga. I-blur out ko lang yung mga kailangan i-blur out. So, alam niyo may mga Korean, alam niyo yung mga Koreana, hindi talaga sila makapal mag-foundation. Ang ginagawa lang talaga nila, kinukonsil lang nila yung mga imperfections ng mukha nila, like yung mga dark spots, yung mga under eye, mga pimple marks, yan. Kinukonsil lang nila yan. And then, usually, gumagamit lang sila ng mga BB cream kasi nga talagang makikinis naman talaga sila. You know? Pero kasi, sa kalagayan ko, hindi naman ako ganun kakinis. Meron pa akong mga pimples. So, gagamit ako ng foundation at saka ng BB cream. Yung BB cream na nabili ko kasi medyo ma-dark siya sa akin lalo. Binili ko to sa Mercury Drug. Mga 180 pesos lang to. I White BB Holic Everyday BB Cream. So, I'm in a shade beige. And then, hahaluan ko na lang siya netong ink skin tint na Insan Cover. Kung dark talaga sa akin. Pero, ngayon ko pa lang kasi gagamitin. Try ko. Okay naman pala. Kung mapapansin ninyo, yung face ni Dr.JiSunWoo, ano siya, parang napaka-linis. Napaka-linis. Hindi siya masyadong makapal. Parang talagang balat niya lang. So, kaya ang ginamit ko lang dito ay BB cream. But, syempre, magkukonsil tayo. Dahil marami tayong mga chismis sa mukha. Nako, ang eye bags. Alam niyo ba kung bakit ako may eye bags? Kasi kahapon ko lang talaga. Tagal ko naman na nakikita sa Facebook yung A World of a Married Couple, pero kahapon lang talaga ako nanood mula episode 1 hanggang episode 10. Okay guys, hindi nyo pa makikita kung meron ng episode 11 or ano pa yung pataas na episode. Talagang wala pa, hanggang episode 10 pa lang. Hindi pa atatapos yung episode 11. So hanggang episode 10 pa lang ang napapanood ko. And talagang napakabitin na bitin yung palabas. Talagang alam nyo yun, aabangan nyo kung ano yung susunod. Kasi talagang parang hindi mo ma-predict yung mga susunod na episode. Ang galing nila gumawa talaga ng mga palabas, yung mga Korean na yun. Kasi talagang aabangan mo eh, hindi mo ma-predict kung ano yung mga nangyayari. So, kailangan ko mag-contour kasi si SinEun-woo ay medyo slim ang mukha. Hindi medyo, talagang slim ang mukha niya. So, kailangan medyo pabasin ko yung mukha. Gamitin ko tong contour 3D balm ng Heng Fang contour. Gamit ako ng blush na yun. Nakaas yung cheekbone niya eh.
So gagamitin ko tong Avon True Color Skin Goodness Plus Powder with SPF 24 in beige over para set yung ating nilagay sa mukha. So para sa brows, ang brows niya medyo light lang. Problema kasi yung kilay ko kapal na kulay pink. So siya parang manipis na medyo light brown yung dating. So gagamitin ko siguro itong Maybelline Fashion Brow in dark brown. So hindi siya ganun katapang. Susubukan ko kung ma-achieve ko yung kilay niya. Pero definitely parang hindi kasi iba talaga yung kilay niya sa kilay ko. Pero itatry ko na at least maging hawi. Kailangan mukha pa rin natural. Eh, hindi ganun kakapal yung kilay niya. As in, parang napaka-ipis. So, sa mata, wala siya masyado. Hindi ko pa siya nakitang sa buong episode na napanood ko, hindi ko siya nakitang nag-eyeshadow. So, itatry ko lang na maglagay ng mga brown colors. So, maglalagay lang ako nito. Gagamitin ko tong Advanced Face Trio. Gagamitin ko yung pang-bronzer niya. Meron pa rin, pero hindi halata. So, yeah. And then, para sa eyeliner, gagamitin ko to EB Matte Long Lasting Deep Liner in Black. And so, yung eyeliner niya, as in, nag-line lang siya mula dito hanggang dito, pababa. Wala siyang wink, hindi ganun kataray, hindi ganun kadramatic. So, yun lang. Parang pinalaki lang yung mata niya kasi singkit siya eh. So, ito hindi natin yun. So, yan. Then, i-brush off na natin yung mga nilagay natin powder kanina. Hindi ganun kadali yung pag-makeup ng ganito kasimple. Ha? Kasi sila, yung mga Korean, healthy na talaga yung, wala silang mga pores. At napakakinis ng mga mukha nila. Kaya, ang hirap i-achieve ng ganun. Ha? Itong si Dr. LeeSunWoo. So, doctor siya dito. Medyo edad na. Try din natin na parang medyo matured yung itsura natin. And dito sa picture na reference ko, meron niya siyang parang fine wrinkles dito sa mata. Kasi yun talaga yung karakter niya dun sa palabas. Medyo may edad na siya. Mga nasa 40s na siya. Parang assistant director ata siya ng ospital na pinagtatrabahuhan niya. So napaka-busy niyang tao. Nagtatrabaho siya sa ospital. Tapos may isa siyang anak. Tapos yung asawa niya, naniloko siya. Yan. Yan yung kwento nun. Nagkaroon ng babae ang asawa niya. Oh. Naman makaka-relate na naman dyan yung mga iniwan, mga kamasa, iniwan, nagmahal, nasaktan. Pero alam nyo yun, may mga babae rin namang matatapang katulad niya. So magkukontour ako, gagamitin ko ulit itong Advanced Face Trio. Siyempre ang dumi niya, bakit kaya? So gagamitin ko yung bronzer para medyo lumiit yung mukha natin. And then siyempre, bago pala yung mukha, lagyan natin yung ilalim ng mata natin ng inilagay natin bronzer sa mata. Lagyan natin sa ilalim. Kasi parang mayroon din yung mata niya. Okay guys, recreating ha. So kung hindi ko maging kamukha si Dr. JiSunWoo, huwag naman kayong umangal. Recreating lang to. Kumbaga eh, bonus na ako maging kahawig ko. Pero yun lang, ginagaya ko lang yung look niya. Hindi talaga copying or imitating. It's recreating. Para sa mata sa baba, maglalagay ako ng eyeliner. Gagamitin ko ulit tong Maybelline Fashion Brow na dark brown. Ito naman sa mata natin. And then, mag-curl tayo ng lashes. So, hindi tayo maglalagay ng mga false eyelashes kasi talagang parang wala nga siyang pilikmat eh. Mag-curl lang tayo ng lashes, then magmamaskara lang tayo. Then, para sa mascara, gagamitin ko ang Avon Simply Pretty Long Lash Mascara in Black. Sa mga hindi pa nakakapanood, hindi ko masyadong maikukwento sa inyo. So, baka sabihin nyo, ako spoiler ako. Pwede nyo siya mapanood. Pero maganda yung istorya. Ayan. So, punta na tayo sa ating pagkukontour. O, ulit ko. Try kong pataasin yung cheeks ko. Kasi actually wala akong cheeks eh. Parang buong mukha ko isang malaking bilog lang. Then, para sa kanyang blush on, so, gagamit ako ng napaka-light lang na kulay kasi parang hala nga silang blush on. Gamitin ko itong Shoyumura na peach number 47. Parang paubos na nga, oh. Ta-da! So, yung ano niya, dito lang sa apples, ang kanyang cheek.
napakasimple lang ng makeup nila, no, ng mga Koreana. Na kasi yung mismong balat nila, makeup na. Sana all, no? Kaingkit eh. Ayan, sa highlighter, gagamit ako. Gagamitin ko itong Vans Face Trio. So, meron siya dito. Diba, nakita niya yung tigyawat ko? And then, para sa konting mga wrinkles, na-try natin gumamit ng itong Advanced Trio. Gagamitin ko ulit yung pang-bronzer niya. Siyempre, para kunyari balat pa rin. So, maglalagay tayo dito ng konting nilang. Kunyari, matanda na tayo. Although matanda na talaga tayo, mas mukhang matanda. Yan. And then yung kanyang mata dito. Kasi yung ganap niya dito, lagi siyang puyat. Hindi siya makatulog, na hindi siya umiinom ng alak. Kasi nga nagkaroon na siya ng anxiety dahil sa mga naganasan niya. Yan. So, kaya medyo meron siyang eye bags. Pero yung eye bag nila parang hindi eye bag. Parang maganda pa rin. Ayan. So, sa lips naman, yung lips niya sobrang nitis. So, ito din po. Lagi ako ng concealer and then itatago natin ang ating... So, maglalagay tayo ng concealer. Gagamitin ko itong favorite kong MAC NC number 35 in medium. Then, lagyan natin ng konting setting powder. And then, gagamit ako ng lip liner. And then, gagamitin ko itong BB Matte Lip Liner in Sexy Nude. So, manipis lang yung kanyang lips. And for the lips, gagamitin ko yung Maybelline New York in number 8. So, matte lipstick siya. Ganito siya. Yung lips niya kasi parang medyo red na medyo pink. Medyo fuchsia. Try natin achieve ko. Hindi ko kasi alam ko ano talaga yung shade ng lipstick na. Kaya tatry ko lang pang-copy. Then, i-clean ko lang din using concealer. Ilalagay ulit tayo ng mga additional wrinkles, mga laugh line. Then, konti pang contour. And then, try natin ayusin yung ating forehead. Kasi, hindi siya pantay. Yung kanya kasi pantay. So guys, babalik ako para sa ating final look. Ayusin ko lang yung aking buhok and then syempre kahit pa paano maglalagay tayo ng costumes. So, ayusin natin yung buhok natin at saka yung ating damit para naman medyo maging kahabib natin ng konti, no? So, babalik lang ako ng sandali, wait lang. Final look. So, yan. Diba? Feel na feel natin kalang malamig talaga dito sa Pilipinas. Pero, napaka-inip. So, sana guys, nagustuhan nyo itong ating video tutorial. So, hindi ko masinasabi sa inyo na gawin nyo itong look na to. Pero kung kayo, feel nyo na parang isa kayo sa mga strong women na, alam nyo yun, tinatalo yung buko, tinatalo yung depression, stress, yan. So, huwag kayong mawala ng pag-asa hanggat nga may buhay, may pag-asa. At hanggang din si Lord, lahat tayo magkakaroon ng pag-asa. So, yun lang guys. At kung mayroon ka naman natutunan and nagustuhan mo naman itong makeup tutorial natin, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Comment down below and syempre like and share. And don't forget to click the notification bell para updated pa kayo sa lahat ng mga tutorial na i-upload natin. Yun lang guys. Gabi na talaga dito ngayon. So, tutulog na ako. Buhay ko lang itong makeup na to and then natutulog na ako. Kaya naman, good night sa inyong lahat. Bye-bye and see you all in my next video. Bye-bye! I'm going crazy.